watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Kung kagabi ay walang naging reaksyon si Kris Aquino sa ating naging update, ngayon ay nagbigay na nga ng pahayag itong si Miss Kris Aquino sa di umano ay nakabuntis ang anak nito na si Joshua. Narito ang naging pahayag ni Kris Aquino. "Kris Aquino, Ania, late arrival for my birthday, but I still love them. The bedroom slippers, he said he ordered them from Shopee PH, but the reseller had imported them from, are from my 6-1 bunso. Gift ni Kuya Joss. Sorry, hindi apo. He gave me cash in a lucky red envelope, ang ampaw. Like any parent, initially, nung pinakita sa akin yung whitey fake news about Kuya, nagalit ako. Then, pinanood ko ang kumparing Ogie Diaz ko sa vlog niya. And may tumatak sa aking Ogie. Said, may tumatak sa akin. Ogie said words to effect na hindi naman natin tinatanggal ang posibilidad na maging tatay ang panganay ni Kris and dun ako nahimasmasan. Thank you pare for all the years that Kuya Josh, because he is in the autism spectrum, was made a punching bag on social media just because it was convenient when people wanted to play dirty politics. You made me feel that you saw him as a human being with the same right to love and be loved like everyone else. Many parents who raise or are raising children with special needs will identify with me. We know the challenges and we celebrate the victories. Kuya's desire for independence now is a win. Tanggap namin na malabong mangyari for Joss to have a wife and children, pero marunong talaga ang langit. Binubuhusan siya ng sobra-sobrang pagmamahal ng lahat ng mga pinsan ko at kapitbahay niya ngayon sa Tarlac, because his heart is pure and his affection is real. Thank you, Jeric Hechanova, for the shirts you gave to Kuya. Thanks to my cousin Pin for being Kuya Josh regular Wednesday lunch date and sending me his pic. Hashtag love, love, love. P.S. Binabawi nung nanay, she also deserved to love and be loved. She didn't date, but just to be truthful, she did accept burgers, milkshakes, pizza, cupcakes, coffee, tea, or other types of food, flowers, and gifts from people who won't be named. Technically, hindi ako nagsinungaling because for me, a date means kaming dalawa lang. Obviously, may sumama but in other table. Kumain sa labas or nagdala siya ng pagkain in the service residence where we are staying and nagsabi na can we have lunch, merienda, dinner? Tama ba ko or mali ang interpretation ko? Sorry ha, but I don't know what the new normal is." Yan ang naging pagbabahagi ni Kris Aquino sa kanyang Instagram. Natuwa siya sa sinabi ni Ogie Diaz na hindi naman nga inaalis na someday ay maging father itong si Josh. Pero sa isang banda, hindi na rin na inaasahan ito ni Kris. Aniya, very happy siya dahil independent ngayon ang kanyang anak at ito ay nasa Tarlac. At kung ano man ang mga fake news na lumalabas ngayon about sa kanyang panganay, ay kalmado na lang si Kris at syempre lalabas naman kung ano ang totoo at ayaw na rin niya itong patulan. But sa isang banda, tanggap ni Kris kung Sunday na magiging ama ang kanyang anak dahil sabi nga niya kay sa sinabi ni Ogie, "Maraming salamat, Ogie Diaz, na naturing na normal ang kanyang anak." Yan ang ating showbiz na update. Ano masasabi niyo sa ating article nito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section dahil yan ay mahalaga sa amin. Images are all credited to their respective owners. And thank you for watching Showbiz Snap!